Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, September 4, 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Yung presyo na sinet is a win-win solution sa farmers, miller, wholesaler, tsaka retailer. Sa kabila ng agam-agam ng retailers, Agri Group pinaboran ang price ceiling sa bigas. Habang Pangulong Marcos, agad na ipinag-utos ang tulong sa mga rice retailer na apektado ng price cap. Panibagong taas presyo sa krudo bubungad ngayong Setyembre. Mga tsuper, muling inihihirit ang subsidiya at taas pasahe. Huling araw ng pagpapasa ng kandidatura, naging maayos ayon sa COMELEC. Filing period, hindi na i-extend. At sa ating balitang showbiz, it's showtime! Pinatawan ng 12-day suspension ng MTRCB. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Patuloy na inaalmahan pa rin ng mga rice retailers sa bansa ang itinakdang price ceiling ng Pangulo Marcos Jr. Pero para sa samahang industriya ng agrikultura, win-win solution o panalo ito sa mga nasa sektor. May balitang A to Z si Kim Salinas. Yung presyo na sinet is a win-win solution sa farmers, miller, wholesaler, tsaka retailer. Kung ang samahang industriya ng agrikultura ang tatanungin na, pabor sila sa inilabas na Executive Order No. 39 ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagpapako sa presyo ng bigas sa merkado sa 41 pesos kada kilo para sa regular milled rice at 45 pesos naman sa well milled. Yung farmers, di ba, nabanggit ko kanina is 23 to 25 ang palay. Kung magiling ito, papunta sa rice miller, 38 pesos. May kita silang 2 piso, 40 pesos. Delivered, 41. So yung wholesaler, kikita na lang 2 piso para 43. And yung retailer, 2 piso, tsaka maging 45. Saktoan niya ito para ganahan palalo ang mga magsasaka sa kanilang mga pagtatanim. Mainganyo ang magsasaka na magtatanim pa ulit dahil mas mataas pa yung kita nila this sa cropping season. Pabor din ang ilang consumer dito lalo't dagdag budget sa kanila ang matitipid sa mas murang bigas. Pero ang mga retailers patuloy na umaalma dahil sa pangambang pagkalugi sa kanilang negosyo. Malulugi po kami kasi yung bigas namin ngayon binili namin ng mahal. Tapos ibibinta namin na bukas ng 41. Halimbawa nito 59, 41. Magkano ang lugi namin sa isang kilo? Ang laki. E di sasaingin na lang namin lahat to kaysa malugi. Gate ng mga retailer, bakit silang nasa merkado ang ginigipit na maliit lamang ang kinikita at hindi ang mga malalaking traders? Kung meron po kaming makukuhang mababa, bakit hindi? Pero bakit kami ang iniipit na mga retailers? Dapat ang unahin nilang ano po is yung mga traders po. Kasi kung paano namin ibababa ang presyo namin kung ang kuha namin is mataas. Huwag po kayo mag-alala, mga rice retailer. Nangunawaan po namin kaagad na maaabala kayo. Dahil iisipin nga ninyo na may malulugip. Nandyan ang gobyerno ninyo upang magbigay ng tulong para sa inyo lahat para naman bawi ang lugi ninyo na nangyari dahil sa price cap. Kanina, bago umalis ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungong Indonesia para sa ASEAN Summit, ipinag-utos na nito sa Department of Social Welfare and Development na agarang bigyan ng tulong ang mga local retailers na apektado ng naturang price ceiling. At habang ginagawa yan, kinakalkula rin kung ano ang magiging lugi nung mga rice retailer dahil nga sa price cap. Kaya ang DSWD naman ay tiniyak namin na meron silang pondo. Bukas nakatakdang mag-ikot ang ilang ahensya ng gobyerno para sa istriktong pagpapatupad ng price ceiling sa mga pamilihan sa bansa. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.
Nagkilos protesta ang mga magsasaka ng sibuyas mula Nueva Ecija sa harap ng tanggapan ng Department of Agriculture ngayong araw. Ito'y para pigilan ang plano ng ahensya na mag-angkat ng sibuyas bago matapos ang taon. Ayon sa grupo, dapat mabigyan muna sila ng pagkakataon na makabenta dahil luging-lugi na anga sila sa puhunan dahil sa mahal na ginagamit nilang abono. Pero ayon naman kay Agriculture Assistant Secretary Rex Esto Perez, kahanda ang ahensya na tulungan ng mga magsasakang maapektuhan ng importasyon. Sinabi rin ng opisyal na kinakailangan muna nilang maubos ang lahat ng laman sa cold storage para maiwasan ang pagkalugi ng mga ito. Mahal na Pangulo, hinihiling po namin na i-delay niyo po ang imported at ang local po na aming ani ay bigyan niyo po ng pansin na hanggang kahit November lang po. Kasi hindi naman pwedeng sabihin ng Department of Agriculture na tingnan lang yung kapakanan nila, kundi kapakanan din ng ating consumers dahil ito'y nagdadrive ng ating inflation. Hindi pa rin nagpapaawat ang presyo ng produktong petrolyo na may bagong aumento sa ikasyam na sunod na linggo. Epektibo ngayong Martes ang piso 20 sentimong taas presyo sa kada litro ng diesel, 50 sentimo sa gasolina, habang piso 10 naman sa kerosene. Kung susumahin, aabot na sa 14 pesos ang itinaas ng diesel at kerosene sa nakaraang dalawang buwan, halos 10 piso naman sa gasolina. Muli itong isinisisi sa issue sa supply ng inventaryo ng US at bawas produksyon ng Saudi at Russia sa krudo. Dahil dito muling nangalampag ang ilang transport group na pagbigyan na ang hirit na taas presyo o taas sa singil sa pasahe at madaliin na rin ang paglalabas ng subsidiya. Baka naman pwedeng within the week or next week ibigay na sapagkat meron ng dokumento iniintay ang ating Department of Budget and Management. Anong pecha lang ngayon? 4 lang ngayon. 10 days, may increase na naman check next week. Baka po pwede na by next week, hiringan na ito at ibigay nyo yung aming hinihiling na 1 peso provisional increase. Naging maayos at mapayapa sa pangkalahatan ang nagdaang filing period para sa Certificate of Candidacy sa BSKE sa ilang syudad sa Metro Manila. May balitang A to Z si Ian Maghanon. Nais ipagpatuloy ni Brail ang serbisyo publiko sa kanilang komunidad upang anya'y mabago naman ang mukha ng pamunuan ng kinabibilangan ng kanyang komunidad sa Barangay Kabayanan sa San Juan City. Naisip ko pong mag-level up para ituloy ho na makatulong sa aking mga kapwa kabarangay sa Kabayanan at tuloy ho ang nasimulan ko na bilang public servant. Enerhiya ang nais palawigin ng kanyang pamunuan kung sakaling mahalal sa October 30. Gagawin kong solar ang aming barangay hall. Solar powered kasi medyo heavy kami, reliable sa electric. Kabilang si Brail sa 811 individual na pawang mga naghain ng kandidatura sa nakalipas na isang buong linggong filing ng Certificate of Candidacy para sa barangay and sanggunyang kabataang elections ng lungsod. Okay naman po so far. Nung kahit maulan, nung Saturday, yun ang nagdagsaan talaga yung nag-file. Basta nung the second day, inabot kami ng 500 plus. Ngayong araw kasi ang opisyal na pagtatapos ng paghahain ng kandidatura sa buong bansa para sa naturang halalan. Peaceful ang in order. In orderly yung filing. Sa parte ng San Juan City, ang Barangay Kabayanan ang may pinakamataas na bilang na naghain ng kandidatura para sa punong barangay at sa posisyong kagawad. Habang 5 barangay sa lungsod ang hinainan ng 3 kandidato para sa SK Chairman. Pinagpapalagay naman na ng COMELEC San Juan City ang pagkapanalo ng mga kumakandidato bilang punong barangay na walang kalaban sa 8 barangay ng lungsod. Kaya ang paalala ng lokal na COMELEC para sa mga kumakandidato. Ngayong susunod naman ang election campaign ban na nagsimula kahapon at magtatapos sa October 28. Huwag silang magpo-post ng mga election paraphernalia nila na wala sa lugar. Mag-observe sila kung saan ang poster area nila.
Upang maiwasan din ang election-related violence sa lungsod, ay nagbigay paalala ang San Juan City Police Station sa mga kumakandidato at mga botante. Siniguro rin ng pulisya na maayos na tumakbo ang naturang filing of candidacy. Wala po kaming reported na any incident involving election-related incident. Una nang sinabi ng COMELEC na hindi nito i-extend ang filing of candidacy. Hindi na tayo mag-extend. Wala pong extension option ng Commission Election hanggang ngayong araw na lamang po ang pagpa-file ng Certificate of Candidacy sa NCR at sa ABRA at ang sa buong Pilipinas natapos na po noong Sabado. So huwag na pong umasa yung iba kung humahabol pa na magkakaroon ng extension yung filing ng Certificate of Candidacy. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Inaprubahan na ng Senate Committee on Finance ang budget proposal ng Office of the Vice President para sa 2024 na nagkakahalaga ng 2.3 billion pesos. Kasama sa naturang budget ang alokasyon para sa Confidential at Intelligence Fund na nagkakahalagang 500 million pesos. Ayon kay Vice President Sara Duterte Carpio, kakayanin naman ng OVP na wala ang confidential funds. Pero iginiit na mahalaga pa rin ito para masigurong maisa sa katuparan ang mga proyekto nito. We can only propose, but we are not insisting. We can live without confidential funds. But of course, our work will be much easier if we have the flexibility of confidential funds in monitoring the safe, secure, and successful implementations of the programs, projects, and activities of the Office of the Vice President. Thank you. Sa ibang balita, nagbaba ang Movie and Television Review and Classification Board ng 12 araw na suspension sa programang It's Showtime dahil sa icing incident ni Vice Ganda at Ion Perez. Ngayong araw, inilabas ng MTRCB ang hakbang ito ukol sa insidente na nag-viral ng kumain ang host ng icing ng cake sa isang segment ng programa. Una nang naglabas ang ahensya ng notice to appear at testify sa mga producer ng show. Bunsod umano ng mga reklamo na natanggap ng board ukol sa ilang eksena sa segment nilang Isip Bata na inere noong July 25. Sa isang pahayag nitong July 31, sinabi ng MTRCB na nagpakita umano ito ng indecent act. Maghahain naman ang pamunuan ng ABS-CBN ng motion for reconsideration dahil naniniwala silang walang nangyaring paglabag sa anumang batas. Susunod sa iba yung balita, PBBM bumiyahin na sa Indonesia para sa ASEAN Summit. At Nadine Lustre, napapressure nga ba sa bagong pelikula? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Walang sala ng Manila Regional Trial Court ang self-confessed drug dealer na si Kerwin Espinosa sa kasong illegal possession of firearms at explosive. Ayon sa Manila RTC, bigo ang prosekusyon na patunayan na may kinalaman si Espinosa sa mga nakuhang arma sa bahay ng mga Espinosa sa Albuera, Leyte noong August 2016. Matatanda ang sinabi ng testigo na si Marcel Adorco na pagmamayari ng tatay ni Espinosa ang mga nasamsam na baril at walang kinalaman rito si Kerwin. Bukod sa Manila RTC, inabswelto rin ng Makati City Regional Trial Court ang kaso ni Espinosa na may kinalaman naman sa illegal na droga. Magugunita ang inamin ni Espinosa na sangkot ito sa illegal drug trade si dating Senator Leila De Lima sa loob ng New Bilibid Prison, pero kalaunan ay ibinawi ang mga salaysay nito at sinabing tinakot lamang siya ng mga pulis. Naniniwala si Senator Jinggoy Estrada na dapat magkaroon ng mas mahigpit na firearms law kasunod yan ng kontrobersyal na road rage incident sa Quezon City. Suwesto nito, dapat mas maging stricto sa pagbusisi sa background ng mga gustong magmay-ari ng armas. Kasama yan sa pagkuha ng lisensya, maging neuropsychiatric clearance sa pagkontrol ng emosyon. We have to amend the Republic Act 10591, an act providing for a comprehensive law on firearms and ammunition and providing penalties for violations thereof.
Nirespond din na ang Philippine Coast Guard sa pagpigil ng pagkalat pa ng oil spill mula naman sa lumubog na barko sa Naga, Cebu. Naglatag na ng tatlong segment ng oil spill boom sa apektadong bahagi ng tubig, absorbent pads at apat pang segment ng absorbent boom. Samantala, tumaas ang level ng tubig sa tatlong dam sa Bulacan, bunsod ng patuloy na pag-uulan. Sa ulat ng Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 202.31 meters na ang angat, 101 meters naman ang Ipo Dam at 16.98 meters ang Bustos Dam. Lumipad na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Indonesia para sa 43rd ASEAN Summit. Ilang agenda ng bansa, target isulong. May balitang A to Z Overseas, si Billy Torres. Kasalukuyang nasa Jakarta, Indonesia si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para dumalo sa 43rd ASEAN Summit. Ito na ang 2nd pagbisita nito doon mula nang maupo sa pwesto. Kasama sa mga pangunahing agenda ng Pangulo, naigiit ang pagpapairal ng rules-based international order sa South China Sea. Sa gitna yan ang nagpapatuloy na tensyon sa rehiyon. Kabilang ang naging pambobomba ng tubig ng Chinese Coast Guard sa supply vessel ng Pilipinas sa Ayungin Shoal, pagpapalipad ng warplanes ng China sa Taiwan, at panibagong claims ng Beijing na 10-dash line. Once again, I will use this opportunity to advance Philippine priorities in ASEAN and work with our other ASEAN member states, not only in addressing the complex challenges facing the region, but also in pursuing opportunities for ASEAN as an epicentrum of growth. Bukod pa rito, kukunin ni PBBM ang pagkakataong patatagin ng partnership sa ASEAN member states. Partikular na tututukan ng Pangulo na makuha ang kanilang kooperasyon sa kalakalan, clean energy, food security, climate justice, at pagprotekta sa migrant workers. 22 bansa ang nagkumpirmang dadalo sa summit, 11 ASEAN members, 9 na partner countries, at nag-imbita rin ang Indonesia mula sa Bangladesh at Cook Islands. My administration will continue to ensure that our constructive engagements with ASEAN, our dialogue partners, and stakeholders serve our national interests and the well-being of the Filipino people. Inaasahang rin makikipagpulong si PBBM sa bilateral partners sa sidelines ng summit. Para sa balitang A to Z, Billy Torres. Start na ng quarterfinals ng FIBA World Cup. Bukas, September 5, makakatapat ng Team Italy ang popular na Team USA. Matapos mawasak ng Lithuania ang winning streak ng mga Amerikano sa second round final game nitong weekend. Nananatili namang undefeated ang rising Lithuanian stars na makatatapat ang Serbia. Samantala, pasok rin sa quarterfinals ang first-timer sa FIBA na Team Latvia na makakalaban ang Germany sa Miyerkules. Habang inaabangan rin ang tapatan ng Slovenia versus Canada na siyang tumalo sa defending FIBA champions na Spain. Nakatakda naman ang semifinals sa Friday, September 8 at ang championship finals sa Linggo, September 10. Sa aming pagbabalik, Mariah Carey, bakit may pa-shoutout sa Pinoy fans? Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Award-winning actress Nadine Lustre, pressure nga ba sakaling makapasok ang pelikulang Nocturno sa Metro Manila Film Festival ngayong taon? At international singer na si Mariah Carey, may pa-shoutout sa mga Pinoy fans. Kung bakit, alamin sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Naglalagablab ang labanan sa takilian ng Metro Manila Film Festival 2023 kung saan inaasahang makakapasok ang horror film na Nocturno na pinagbibidahan ni Nadine Lustre. Sa isang panayam, sinabi ni Nadine na mas lamang ang excitement kesa takot kung mapipili ang kanilang entry sa taunang film fest.
Bigatin ang mga kalaban gaya ni na megastar Sharon Cuneta with Alden para sa pelikulang A Mother and a Son Story, Marian Rivera at Dingdong Dantes para sa Rewind, at ang When I Met You na pinagbibidahan ng star for all seasons, Vilma Santos Recto, katambal si Christopher De Leon. Matatandaan noong nakaraang taon, itinanghal na big winner ang pelikula ni Nadine na Deleter sa MMFF 2022 na mula pa rin sa Viva Films at sa direksyon ni Mikhail Red. Samantala, Bermans na kaya naman sa ating mga Pinoy, Christmas feels na talaga, lalo na't pag sumabay na sa tuktugang pamasko ang hit song ng international singer na si Mariah Carey, ang kantang suki na ang kantang ito taon-taon, lalo na sa mga shopping center. Kaya naman, aware na aware ang Supreme Songbird na tunay ngang minahal ng mga Pinoy ang kanyang awiting All I Want for Christmas. Kaya ang say ng Queen Diva sa kanyang Pinoy fans sa X account, hindi pa raw ito ang tamang panahon para kanyang kantahin ang All I Want for Christmas. Ngunit hahayaan niya ang mga Pinoy na mag-stream nito kahit pa kakapasok pa lang ng Bermans. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Para naman sa ating balitang nakaka-good vibes, gaano nga ba kahaba ang iyong pasensya bilang guro? Sa isang seat work, imbis na mapiko ng teacher, tila naaliw pa ito sa ginawa ng kanyang estudyante. Panoorin. Dire. Oh! Eh, lang masing nag reroute. Wala jud. Ganong ki perfect man eh. Wait lang. Hoy, kana man siguro o kana man siguro. Ah! Okay. Cross dire, nag-cross niya dai. Ini dai. Ah, crossing man dai nag-cross. Okay. Okay. Next. Ni Ana. Ni Ana. Ige. Isa pa. Nakakahilo naman mag-check ng ganyan. Kailangan ng ways. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya na inspirasyon at pag-asa, maaari nyo ito ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa isang aktor at direktor na si Clint Eastwood. Ayon kay Eastwood, kailangan ng disiplina para makontrol ang impluensya at ang kapangyarihang mayroon ng isang individual sa buhay ng iba. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!